Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Sabungero. Magandang araw mga kasabong. Ito na naman tayo muli para sa mga fresh updates dito sa Balitang Sabong. Muli po namin kayong inaanyayahan sa 7th o last leg ng 2017 UFCC Cox Circuit. Ito ay gaganapin sa darating na April 22 sa Las Piñas Coliseum. Mga ka-Chicken Talk, sa darating na May 7 na po ang 7 Cox Big Time Derby sa Galera de Mandaue, Mandaue City, Cebu. Ito ay sponsored by Thunderbird at ito ay hosted by Engineer Sunny Lagon, assisted by Mr. Charlie Atong Ang and Mr. Jerry Ramos, with special participation of Ms. Diana Meneses and Chicken Talk host Calando Luzo. Sa May 14 to 2017 na ang nalalapit at pinakaaabangan nating lahat ang World Pitmasters Cup 2 9 Cock International Derby Fiesta Edition sa Newport Performing Arts Theater Resorts World Manila. Ito ay may guaranteed prize na 15 million pesos and a specially designed trophy from Mr. Zandro Castrillo. Plus, maaari pang manalo ng Mitsubishi Strada Pickup para sa mga champion handler, courtesy of Resorts World Manila. Lahat ng sasali ay mayroong libreng hotel room and parking slot and commemorative trophy. Ito ay sponsored by Thunderbird Beksan XP, hosted by Mr. Charlie Atong Ang, Mr. Jerry Ramos, Engineer Sunny Lagon, Governor Eddie Bongplaza, and Mr. RJ Mea. Ito ay sponsored by Thunderbird Platinum. Iniimbitahan po kayo na sumali sa darating na Pintakasi para sa MASA One Cock Ulutan Fastest Kill sa Lucena Cockpit Arena. Ito po ay gaganapin sa darating na May 29, 2017 with minimum bet of 2,300 pesos and with guaranteed price of 200,000 pesos. Hosted by Boss, Vita, and Ledesma Brothers. Ito ay assisted by Team LCA. Ito po ay sponsored by Thunderbird Platinum. Ito naman ang latest updates para sa 2017 digmaan. At yan po ang mga fresh updates para sa linggong ito. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Ako si Kate Virilon, magandang araw! Magandang araw mga kasabong. Ako na naman po ang inyong kaibigan, Calando Luzon, dito po sa isang episode ng Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Ngayong araw na to, bumisita po tayo dito sa Indang Cavite para bisita para pasyalan ang ating isang kaibigan na napasyalan na rin natin sa isang farm niya doon sa Calaca, Batangas, pero ngayon bagong setup naman. At panoorin po ninyo, matutuwa kayo kung anong meron dito sa farm na to. Ito po ang ating kaibigan, Mr. Lito Guerra. Magandang araw ho sa mga classmate ko sa flying school. Yun. Nandito ho at kasama ho natin yung boss ko, si Lando Luzon. Ito, bakit ba naging chocolate? Ang anak ho, tatlong babae. Ang pangalan ho, Hershey Nestle Kisses. Ah, okay. Kaya pala. So, puro pinangalan sa chocolate. Oo. Kanino idea yon? Ang pangalan ng mga anak mo, puro chocolate. Sa amin nung dalawa mag-asawa. Ah, talagang napag-anohan niyo yun, ha? Kung nasundan pa nga ako ng isa, baka goya na ang pangalan. Hershey. Nestle. Kisses. Talaga Kisses yung pangalan niya. Oo. Talaga, ha? At nakwento mo, lahat sila, professional na. Oo. Yung isa, nurse? Tama ba? Hindi ho. Flight steward ho. Flight steward yung isa? Yung isa nasa... Na may asawang piloto? Oo. Yung isa nasa Unilever. Yung isa Unilever na tagaroon yung asawa rin. Yung isa dalaga pa ho. Dalaga nasa pa. Smart. Sa Smart naman. Okay. So, talagang nagpapasarap na lang to si Lito. Kaya pala tayo ka ng ganitong klaseng farm, no? Talagang, sabi mo, dito ka na nagpapahinga. Ito na yung pinaka...
Bihirang-bihira ka nang umalis dito. Minsan, pagpupunta kay Boss Atong, tsaka lang ako umalis dito. Okay. Ikaw ba, lahi mo talaga pagiging sabungero? Kami ho, lumaki ho kami sa karerahan ng kabayo eh. Santa Ana? Ang father ko, hinete. Ang kapatid ko, hinete. Siguro talagang mahilig ho kami sa mga ganito, farming, hayop. Ito yung pwede kang mag-umpisa na maliit lang ang kapital mo eh. Hindi ka tulad doon sa kabayo eh. Mahal ang kabayo. Oo. Kanya, alam niyo naman, sa Santa Ana ho, may karerahan, may sabungan. Oo, tama. Kanya, medyo dito ho ako nagawin sa sabong. Yung dating sabungan Santa Ana. Oo. Na meron sabungan sa loob, may karerahan. Oo. Oo. Yung pag-aari ng mga Reyes. Oo, doon ako lumaki. Doon ka pala lumaki. Oo. So, hindi ka naging hinete. Mataas ho ako eh. Malaki ka masyado. Ang bayo namin, nasa taas ng kwadro ng kabayo. Pag sumipa ang kabayo, umaalog ang bahay namin. Doon ako pinakatira sa taas. Okay. So, kaya pala kilala mo sila Kapitan Abong Guse. Oo. Sila mga sabungero, mga karerista na sabungero. Oo. Naalala ko si Kap Abong. Eh, diba? So, from Santa Ana, na may sabungan, doon ka na rin na-expose sa sabungan ng Santa Ana? Actually, hindi ho. Dito na sa Cavite nga eh. Cavite na? Mahilig ho ako. Meron akong 4 na piraso, ganun. Tapos may nag-convince sa akin na yung kaibigan ko si Garding, mas magandang mag-breeding, mas masaya. Kaya napapunta ho ako sa breeding. Kasi kailan nga nag-start na mag-breed ka? Siguro, nasa 15 years na ho ngayon. 15 years, oh. Actually, hindi naman ako nagsusugal. Talagang hilig ko lang mag-breeding. Kasi marami na ako nakitang sugarol eh. Lahat ng diferensya kanya eh. Nung tumagal na, siya na may diferensya eh. Anyway, so nag-ubisa ka mag-breed. Saan ka muna? Dito sa Cavite ka? Backyard lang ho. Backyard muna. Mm-hmm. Anong mga pinag-ubisahan? Wala, basta winner lang, gagawin mo ng manghihingi ka ng inahin. Okay. Ganun lang ho ang kasi parang magkamali ka, hindi masyadong masakit. Hanggang sa mag-upgrade ka na, natututo ka na. Ganun ho. So, nung napunta ako ng Kalaka, iba na yung setup mo doon. Talagang seryoso na. Kailan ka pa nag... Tinulungan ho ako ni Domi Corpus. Doon sa Kalaka. Tinulungan niya ako, pinadalan ho ako ng mga imported materials. Okay. Doon na ho medyo nagbago na yung yung pag-breed ko. Doon na nakilala si Chocolate. Anyway, anong mga bloodline na pinag-umpisahan niyo ni Domi? Yung kanyang Velcro ho. Velcro. Tapos, yan na, yung mga pinadala niya ako ng kila Joe Sanford, Richard Wilborn, Jim Batia. Okay. Yung gano'n, pinag-ano-ano ko na lang ho. Napon ako dito sa farm mo, parang sabi ko nga siya, parang may interior designer eh. Pati doon sa Kalaka, nakita ko noon, napakaganda ng setup. Sabi ko nga sa inyo kanina, dati akong bakla, kanya magaling ako mag-design ho. Hindi, pero walang biro ha. Kung titignan mo, parang pinlano lahat eh. So, ikaw lang lahat nag-isip niyan. Boss, hindi ka maniniwala, tapos na to halos ngayon, 90% na. Pero hanggang ngayon, wala pa rin plano ho ito eh. Ginawa ho ito na daliri lang, turu-turu lang ho eh, kung ano yung ano eh. Maganda pagkakaano. Anyway, itong farm mo rito, for conditioning ito. So, ang mga panlaban nyo nandito. Ang breeding ko ho, nasa Kalaka, Batangas. Ano dahilan ba't iniwanan mo yung Kalaka o ba't ka nag-set up ng panibago dito? Unang-una ho, malapit. Tigay Imuso ako eh. Unang-una ho, malapit sa akin. Okay. Pangalawa ho, nasa bundok kumi, tanaw ho namin ng dagat, yung hangin hong galing dagat. Yun lang. Nadadry ho kagad ang balahibo ng manok. Hindi maganda, pwede rin. Tama. Kanya inalis ko ho doon. Pero ang breeding mo, nandun pa rin. Nandun ho, nandun. Nandun pa rin. So, anong edad bago dahil nadala dito? O yung mga pinili na napanlaban nyo? Yun lang nadala rito. Ngayon, yung mga sisiw naman, pagka na kumpleto na ho bakuna, pinabababa ko na rito. Dito na ho nire-range yung iba. Dito na rin? Oo. Gano'ng kalaki ba itong area? Lang ho ito, isa't kalahati lang ho ito. Okay. Anong mga particular na crosses ang ginawa nyo doon sa mga bloodline na pinadala sa'yo ni... Minsan, meron ho ako na Jim, yung Golden Monkey, saka kay Joe Sanford, Richard Wilborn, na sweater.
Sila ho, pinagbabangga-bangga ko. Puro yun lang. Sure. Oh, kasi pwede mo siyang gawing materials. Pwede mo rin gawing panlaban. Oh, tapos, yung round head, lalagyan ko, yellow legged at kelso. Yan lang, yung lima. Nilalaro-laro ko na lang na ngayon yung lima. So, okay naman ang resulta. Kung ka lang ngayon ka, ano? Kasi alam niyo naman, no, hindi nga, katulad, birang-bira ako pumunta ng Sabungan, hindi naman ako napupunta eh. Ang buyer, ang hinahanap ka agad na, ano, maski hindi na ibitaw, pag nakita ang maganda yung manok, pogi. Tama. Dahil daw sa Sabungan, pag natalo raw ang pogi, malas lang. Malas lang. Eh, pag ang pangit ang natalo, pangit kasi. Kanya kung gusto mong maghanap buhay talaga na breeding, gawin mong maganda. Magandang manok. Oo. Pero, sa sarili mo experience, siyempre, nilalaban mo din o may nagpipinan sa'yo, kumusta mo ng panalo nung ano? Sa mga... Wala ho akong masasabi dyan dahil sa totoo lang, wala ho akong yung masasabi natin magaling na trainer dahil hindi nga ho ako nagsusugal, wala naman tatagal sa akin na magaling na trainer dahil siyempre gusto rin nung kumita yung mga tao, di ba ho? Eh lumalaban lang ako pag dumating yung kumpare ko, si Domi Corpus na. So, pagdating na sa pointing, tsamba-tsamba na lang ho. Ang mga handler kasi kung sino yung maraming laban, siyempre, doon sila nagtatagal. Kung saan sila kikita eh. Okay. So, more on, ano, nire-report na lang ng mga buyer mo? Oo. Ano, mararamdaman mo naman, bumabalik sila eh. Yan ang isang, yan isang senyalis na talaga. Oo, bumabalik sila. Nahanap nila yung linyang ganun, ano yung nakuha nila. Okay. Ibig sabihin, nanalo ho siguro. Okay. Magbabalik po tayo at mamaya tanungin naman natin kung ano ba talaga, alam mo, si itong Chocolate Farm, kung mapupunta ka sa mga exhibit, eh palaging dinudumog ng mga tao, di ba? Marami silang nabibenta. Tanungin natin, pagbabalik po ng Chicken Talk. Na. Ang mga manok ko, parang Boy Scouts, laging handa. Dahil alaga ko sila ng Enerton Ready Mix. Maintenance speed, simpleng gamitin. Hindi na kailangan maghalo, templado na, kaya walang tantsahan. Ang Enerton ay may Bioflex na kontra sa pola na pumipigil ng pagtaba at nagpapalakas ng muscles. Parang manok ay matikas at maganda ang hipo. Basta Enerton Ready Mix Maintenance Speed. May laban o wala, laging handa. Enerton, the first Ready Mixed Maintenance Feeds. Ang mahusay na mandirigma, kinondisyon ng tama. Thunderbird Platinum, may tamang sangkap sa pagkondisyon at tag-line na Cellflex, pampalakas ng muscle, pampatibay ng buto at pampataas ng resistensya sa oras ng laban. Singbagsik ng leon, singbilis ng agila. Thunderbird Platinum, pagdating sa paluan, di mauunahan. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Sabungero. Okay, nagbabalik po tayo dito, kasama natin si Kalito Guerra dito sa Chocolate Game Farm. Kalito, alam mo, unique ka sa akin eh. Kasi nagbe-breed ka, pero nervous ka maglaban ng manok mo. So, ang alam kong ganyan eh, si Paing Araneta eh. Si Paing Araneta kasi pag lumalaban yung manok, tumatalikod, hindi niya kayang tingnan yung manok niya na nasasaktan eh. Eh, ikaw ba ganun din? Hindi naman oh, na pinapanood ko, kanya lang, limit ko lang oh, one lang ako. Ngayon, pagka medyo pwede nang utusan bumili ng suka yung manok, dos-dos. Ganon? Oo, hanggang doon lang ako. Pag sobra doon? Uwi na ako, hindi ko magdamag, hindi ako makakatulog noon pagka natalo ako ng higit doon. Hindi kaya nandiyo din mo? Hindi, pero
Alam ko, nag-champion na ang Chocolate Game Farm. Eh. May mga nakita na akong... Sa Heritage Cup po, 7 Bullstag. 7 Bullstag. Pininance yun. Oo, pininance. So, yung, kung meron mo gusto mag-finance, pwede naman. Pwede naman. Oh. Basta wag lang ikaw mismo yung magagastos. Sa mga exhibit na kikita ko, medyo pinipilahan yung mga booth nyo. So, ano bang meron na ang Chocolate Game Farm na medyo... Dalawang bagay huya kasi bago mag-umpisa yung mga exhibit niya, nagpapadala na si Joe Sanford ng mga tryo. Okay. So, kasama rin yung mga tryo ni Joe Sanford na binibenta namin. Tsaka yung dinadala namin, look-alike na talaga. Okay. Nung mga pinadala ni Joe Sanford. So, yun ang binibreed? Oo. Di ang gagawa po? Oo, yun ang ano. Eh, siyempre, yung mga pumunta sa mga exhibit na ngayon, nahanap talaga yung magandang manok. Mm. Ano? Oo. So yun ang dahilan kung bakit talaga... Baka ho yun. Ikaw ba personally, pag namimili ka ng manok, anong preference mo? Anong hinahanap mo sa isang manok? Yung pamumuto niya at balanse tumayo. Pero number one pa rin consideration yung magandang manok? Palagi ho yun eh. Dapat yun eh. Uh-oh. Sabi ko nga sa inyo, sa sabungan, pag natalo yung magandang manok, malas lang sasabihin. Kapag pangit, pangit kasi. Pinustahan mo pa eh. So, yearly nagpupunta ka na Amerika? Para every other year. Oh. Every other year. Uh-huh. Itong year na to, andiyan ka na naman, no? So, magkasama kayo ni Domi, nag-iikot. Uh-huh. Ano yan, para bumili ng bagong linyada, o ano? Paano? Ganun na rin, titingin kung may magustuhan. Okay. Uh-huh. So, itong taon na to, marami ka bang pambenta? Marami ka na produce? Marami ho ngayon. Marami ngayon. So, saan ka aabangan ng mga buyer mo? Sa exhibit pa rin o pwede silang pumunta sa farm para bumili ng manok? Pwede rin pumunta sa farm. Okay. Kasi kung talagang bibili ka, maganda sa farm, may bibitaw mo. Uh-huh. Eh, samantalang sa exhibit, hindi mo may bibitaw. Uh-huh. Yung itsura lang ang titignan mo. Tama. Baka mamaya pumalo ng tag-ulan, sa tag-araw na ulit susunod yung palo. Halito, ilan na na-produce nyo this year? Siguro ang maitatali ko, mga 1,300. 1,300? Mm. Pero tuloy pa rin ako kami ng breeding ngayon. Hindi, tingnan mo na. Yung 1,300, ba't ganun karami? Ganun ba karami buyer mo? Hindi ho, ang banded ko, siguro mga 600 lang eh. Okay. Tuloy-tuloy nga ho ako dahil nga... Bakit tuloy-tuloy yung breeding? Kahit na off-season? Mauubusan ho ako ng pambenta sa SMX. So, ganun karami yung buyer? Ganun nga ho eh. So, talagang... kahit na anong buwan, kahit na anong panahon, tuloy-tuloy ang breeding nyo? Hindi ho. Siguro ngayon, ihinto kami ng mga 2 buwan pa ho. Mga June na. Mayo. Oh. June. Pagbaksak ng ulan, tigil na muna. Doon. Mm. So, by June, pag tigil nyo yan, yung 1,300, hindi lang 1,300 yun. Marami ho. Marami ho. Yun naman ho yung palalakihin nga ng pambenta sa ano. Pambenta doon. Oo. Usually, ang binibenta niya mga 3 buwan ng edad, gano'n? Hindi, may mga istago. May istag na rin. Mura siguro manok mo kasi marami kang nabibenta. Mura rin siguro kasi ang istag ko ho, sa isang bigay ko eh. Sa isa? Ang bullstag, 8. Okay. 10 naman yung cock. Aha. So, nagbibenta ka pa rin ng maliliit? Nagbibenta rin ho. Na magkakano naman, mga 3 months old, ano din? Binibenta ko yung mga babae lang, binibenta ko. Babae lang, talagang pinapalaki mo. Pinalalaki ko yung ano. So, sino naman ang karamihan ng buyer mo? Iba-ibang lugar ho. Mas marami yung hindi ko kilala eh, basta dumarating na lang ho eh. Mga OFW. Mga ganun ho. So, talagang pumunta sa farm? Kasi ayoko nung Facebook eh. May magbibenta ron, hindi naman ikaw yung nandoon sa Facebook eh. Nakakahiya sa tao. So, ayun, mayro weather rito. Sabi mo, walang handler na maayos, pero paano? Namimili rin kayo ng manok dito? Namimili ako eh. Magaling ho yung handler ko, pero hindi sa pagpo-pointing. Okay. Sa conditioning. Medyo kulang ho sa experience dahil hindi naman ho kami naglalaban. Okay. So, ang mga buyer, dito pwedeng bumili. Dito sa conditioning, pwede silang bumili ng ready to fight. Tapos, pwede na lang subukan dito sa Rueda. Mm. Ay, wag ilalaki ng tenga mo, pero
isa na siguro, o ito na siguro ang pinakamagandang rueda na nakita ko sa isang farm. Salamat to, pero baka hindi ho. Hindi, wala akong makitang ganun kaganda. Saka napakaraming ilaw. So ngayon talagang kumbaga ini-enjoy mo na lang ang buhay dito. Oo, oo. Kasi tatlong anak mo puro professional na, naka-ano na, may dalawang apo ka pero andito ang apo mo sa Manila. Nandito ho. Oo, yun lang. So talagang tapos kailan lang nag celebrate ka ng birthday mo? 48 ka na ka mo. Oo, natutuwa ako nakaabot ako ng 48. Bihira nakakaabot ng 48. Anyway, mga kasabong, yan po ang ating kaibigan si Lito Guerra na ito yung sabi nga sabungero na talagang ini-enjoy lang. Ini-enjoy manok. Merong kakaiba to si Lito na hindi ko nakita sa ibang breeder. No? Yung iba sabi, kailangan lumabang ka para makilala ka. Pero ikaw, hindi. Hindi mo kailangan ganun. No? Siguro talagang paano nag-umpisang dumami yung buyer mo? Dahil doon sa kumpare ko, alam nila yung mga pinadadalang imported nasa akin. Nasa iyo. Siya ho yung mahilig mag-Facebook, mag-ano. So sinusundan, sinusundan ko nasaan. Pag may mga buyer siya, dito niya ho tinuturo. Okay. Okay. Anong masasabi mo sa mga nanonood na mga karamihan, mga buyer mo? Nakakatuwa lang ho na pag nalinya ka sa sabong, kahit saan ka magpunta, parang ang dami mong kaibigan. Tama yan. Oo, nagugulat ka, tinatawag ka, binabati ka. Yung para bang aralaki ng mundo very mo, close na ko yun. Yun lang ho ang isang, sa pagtanda mo, nagsasabong ka, yun lang ho nakakatuwa. Ang network mo lumalaki. Pero marami ding nakakausap sa telepono na hindi alam na ikaw pala si Lito Guerra. Madalas yung nangyayari ho yun. Okay. Anyway, mga kasabong, tayo po ay nagpapasalamat dito kay Lito. Unang-una doon sa pinakain mo sa amin. Ngayon lang uli ako nakakain ng biya na matagal ko nang hindi natitikman. With that, nagpapasalamat tayo kay Lito Guerra dito sa kanyang chocolate game farm. Na actually, chocolate hindi bagay sa isang pangalan ng game farm. Kaya nung una, talaga inisip ko, baka bading yung may-ari. Di ba? Dati ho, dati. Kasi may bading na chocolate, di ba? Yung palang dahilan, dahil mga anak mo, chocolate ang pangalan lahat. Huwag ho kayong malinlang ng pangalan. Hindi ko mo chocolate, bading yung mga manok o walang kwenta yung mga manok. Isa sa mga top seller to pagdating sa mga exhibit, sa mga... Alam nyo, napakalaking pasalamat ko na in-interview nyo ako. Okay. Dahil dalawang bagay ang makukuha ko rito. Buyer ho, tsaka magnanakaw ng manok. Sunod dito. Yung mga magnanakaw ng manok, huwag po kayong sumubok. Sinasabi ko na sa inyo, baka kayo may pagkakalagyan dito. Ano? So, yan lang ho sinasabi natin. Ibang klase itong na-interview natin ngayon. Yung iba sabi, kailangan lumaban ka ng lumaban para makilala ka. Pero ito, nakilala sa ibang paraan. At para mag-breed ka ng mahigit 1,000 manok na nabebenta mo lahat, kakaibang achievement yun. Kaya tayo po, nagpapasalamat dito kay Kalito. Salamat din ako. Okay. Sa ating pong magbabalik, mapapanood nyo naman si ang isa sa dalawang world slasher at bakbakan champion. Walang iba kundi si Bukal Jenjen Arayata ng Boss ko yun, boss ko yun. Tama. Ayan, boss natin pareho. Oo. Okay. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Scratch it! Sa bawat scratch, maaaring manalo up to 1 million pesos! Para sa malakas na resistensya ng ating manok, gumamit ng BioActive.
Ito ay may 8 probiotics na nagpaparami ng good bacteria sa digestive system na pumipigil sa pagdami ng bad bacteria for easy digestion. Isang kutsarita lang sa isang galong tubig. Dahil ang malusog na manok, may bentahe sa laban. Alagang LDI. Namumutla, namamaya. Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% tapeworm. Kaya siguradong patay ang mga pula. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala dito ang may pulate. Thunderbird Strong Guard kills 99.9% of tapeworms. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Sabungero. Magandang araw mga kasabong. Narito naman po tayo sa isang segment ng mga pitik ni Kalando. Kung nabupunan ninyo, hawak ko po yung libro o aklat na sinulat ni Jose Rizal, ang No Limit Angere. At dito sa Kabanata 46 o 46, andyan po yung ang sabungan. No? Ang isang napuna ko lang po dito na hanggang ngayon ay mukhang hindi pa rin nai-implement sa maraming sabungan. Ito po ang segment na nandito na sinasabi, samantala'y pinaalis na ang mga tao sa loob ng Rueda upang simulan ang paglalaban. Ayan. Unti-unting tumahimik ang dalawang magbibitaw at ang mananari ay nag-iwan sa gitna. Okay. Ang sinasabi po rito, kapag bibitawan na yung manok sa loob ng Rueda, kahit pa nung panahon ni Rizal, pinapaalis na ang mga tao sa loob ng Rueda. Ano po? Which is, yun naman po naman ang dapat. Kahit po sa standard cockfighting rules na pinalabas ng Philippine Gamefowl Commission, nakalagay po doon na dapat ay pinakamarami na yung 5 tao. Actually, doon sa unang nilabas nila, 3 tao nga lang ang dapat na sa loob ng Rueda sa oras na bibitawan na yung 2 manok. Yung sentensyador at yung 2 soltador. No? Pero sa mga panahon ngayon, como meron na tayong assistant sentensyador, di ba? So ang kadalasan o ang naiiwan sa loob ng Rueda ay 4 na tao. Yung 2 nagbitaw ng manok, magbibitaw ng manok, yung sentensyador at yung assistant sentensyador. Kadalasan pa nga, pagkabitaw ng manok ng 2 soltador, ikinukulong na sila doon sa kanilang triangle o yung pinakalugar nila sa loob ng Rueda para hindi sila pwedeng makialam o makalapit habang naglalaban yung mga manok. So, there are also on occasions na yung pit manager ay pumapasok sa loob ng Rueda kapag medyo nagbabasaan na yung mga manok kasi para na-assistihan niya yung sentensyador sa pagbilang ng tuka o kung nakikita na kung tumutuka ba yung isang manok. Okay? So, nalulungkot lang po kasi hanggang ngayon, napakarami pang sabungan sa Pilipinas na parang piyesta o may rally sa loob ng Rueda. Actually, minsan, hindi na nga makita ng mga tao sa labas ng Rueda, yung mga manok na naglalaban sa loob ng Rueda, sa dami ng tao sa loob ng Rueda. Mga kasabong, yan po ay isang bagay na pinapractice panahon pa ni Jose Rizal at inutos ng Philippine Gamefowl Commission. At sana maging ang Gamefowl, maging ang Games and Amusements Board ay maipatupad yung ruling na yan na dapat ay 3 o 4 o hanggang 5 lamang ang tao sa loob ng Rueda sa oras na naglalaban ang mga manok. Maraming salamat po. Ako inyong kaibigan,
Calando Lusong, dito po sa mga pitik ni Calando, dito sa Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo next week dito sa mga pitik ni Calando. Buhay po kayo. Okay, mga kasabong, nagbabalik po tayo at tulad ng pinangako ko sa inyo kanina, eh, dito naman tayo sa Tansa, Cavite, kung nasa nandun yung isa sa dadalawang mag-champion sa parehong World Slasher Cup at Bakbakan. Dadalawang tao pa lang ang nakaka-achieve yan. Isa si Sunny, Engineer Sunny Magtibay at itong taon to. At alam ko ginawa niya yan in a span of wala pang dalawang buwan. O wala pang isang buwan. Walang iba kundi ang aking kaibigan at idol, Bukal Jenjen Arayata. Magandang araw sa inyo, mga ka-Chicken Talk. Ako po si Jenjen Arayata. Wishing you the best at manalo kayo sa sabong. Anyway, mga kasabong, huwag ko kayong magtataka, nandito kami sa harap ng Rueda. Ito yung pinaka office ni Jenjen dito sa Galliera de Tansa, La Galliera de Tansa. Papunta pa lang kami dito, nag-post ako sa Facebook, tinanong nila, "Sir, sino interview mo ngayon?" Sabi ko, Jenjen Arayata. Eh, meron na agad isa doon sa LA na nagsabi, si Reggie Pakal. "Sir, pakisabi, kaibigan ko si Larry Esquivel." Larry Esquivel, ayan, oh. Larry Esquivel. At nakakuha raw siya ng lahi ni Larry na bulik din. Oh. Eh, pakimagnit lang daw, okay. Anyway, eto na, Reggie, kaharap ko na si Jenjen. Jen, i-rehas lang natin to, ano? Ikaw, yung bulik mo, yun ang pinaka-sumikat na bulik sa kasaysayan ng sabong sa Pilipinas. Eh, para lang sa kaalaman ng mga yung mga nagtatalo kung saan galing talaga yung bulik mo, eh, pwede ba kwento natin sa kanila? Yung bulik ko talagang nanggaling kay Congressman Danilo Lagbas. Isa lang yon. Uh-huh. Tapos, binili namin magtata. Uh-huh. Tapos, nilaban namin nanalo. Mm-hmm. Medyo nabalda siya. So, ang ginawa ko, kulang ako sa broodcock, ibinrig ko. Okay. Ilagay ko sa yellow-legged hatch. Tapos, that time, nung mga stags na sila, mm-hmm, may stag derby noong panahon na yon kay mm-hmm Nene Aguilar. Mm-hmm. Nilabang ko at walang natalo. Okay. Tapos nagkataon na meron naman akong bali anim na babae yung tinira ko, binalik ko doon sa original na tatay, father-daughter mating. Tapos merong isang babae nilagay ko sa Cheryl Penny na tandang. Sinuwerte na naman ulit. Next year, nagpanalo ulit sila. Okay. So, maraming naging interesado. Kumuha sa akin, sa mismong breeding pen ko, kumuha sa akin si Boy Sao ko. Mm. Mga 3 years back, napag-alaman ko, yung kinuha sa akin ni Boy Sao ko, kung totoo, pero palagay ko, totoo naman, nahiram ni Mayor Nene Aguilar. Ah, okay. So ayun na, ngayon. And so, the winning ways continue. Nagpasikat din si Mayor Nene ng mga... Natatanong ko sa'yo, ano ba to? Medyo sinuwerte ka na nag-nick yung pinag-crossan mo nung yung bulik? Eh, palagi ko swerte. Nagkatugma-tugma. So far, nandun din yung pagka-winning line nila, pero talagang sinuwerte talaga. Kahit yung ibang nakakuha sa akin, sinuwerte. Ngayon naman, in regards to doon sa nakakuha sa States, matagal ko na parang kapatid ko yung... Si Larry Esquivel. Ilang beses siyang nagbakasyon dito. Tapos, we were fortunate enough na may smuggle yung itlog ng bulik ko talaga papunta sa States.
Nagawa niyo ng paraan. Nagawa namin ng paraan. So, he was able to hatch siguro less than 20. Eh, ngayon, marami ng bulik. So, totoo pala na sinasabi na yung nakuha kay Larry galing sa'yo? Galing talaga sa akin. Kasi inismuggle namin eh. Okay. Anyway, karoon ng pagkakataon ma-interview yung anak ni Congressman Lagbas. Siyempre, yumao na si Congressman. Na-interview yung anak niya. Kinabi sa akin, sabi ko, saan magaling yung inyong bulik? Meron daw 4-time winner na bulik na galing kay Boy Primalyon. Ewan ko kung totoo yun. Parang native lang yun eh. Native lang. Pinanggalingan ng kanila. Ah, talaga. Oo. Pero, yung nakuha mo, ilan yung nakuha mo kay Congressman? Isa lang. Isang piraso lang? Okay, isang tandang. Na nilaban mo? Nilaban, tapos ginawa. Nanalo. Nanalo. So, naniniwala ka dun sa, ang breeding eh, talagang hit and miss. Pwedeng magnik, isang... Oo naman, lahat siya eh. Hindi naman quirky winning line ngayon, next year eh. Winning line, dinanas ko rin yan eh. Dinanas ko rin dyan sa buli ko. I made a mistake. Gusto kong gumanda yung bulik. Nilagyan ko ng mga sweaters, kung ano yung mga gandang kulay. Pero brood cock sila. Okay. Kinuros ko sa mga buli ko na babae. I was not very successful. Less than 50% ang winning percentage na. Okay. Buti na lang, meron akong isang pen na sila-sila lang. Oo. Yun naman ang... Tinuloy mo? Yun talaga yung mataas ang winning original. Percentage. Kaya, that time, nag-lay low ko, napansin ko. Oo. Recently lang napansin ko, mga ganito, itong original ko ang... Yung sila-sila lang ang nananalo. Tapos yung magaganda, talo ng talo. Tapos, siyempre, doon sa mga nakakuha sa akin, ang nangyari sa kanila, kumuha ng trio, naging successful sila. Pag ginamit nila ang brood ka kay Bulik over their hens, kung ano man sila, mas maraming nananalo. Ah, okay. So, yung mismong bulik na nabuo mo, yun talaga ang nagdadala ng winning genes, ng winning line. So, saan-saan mo siya, para lang guidance ng mga nakikinig, lalo ng mga nakabili sa'yo, saan-saan mo siya na-ibrid na hindi gumanda ang labas? Wait. Noong laging brood cock yung nilagay ko sa sweater, nilagay ko sa kelso, nilagay ko sa itim. Hindi talaga eh. Ayaw. Ang maswerte lang talaga, yung cross ng hatch na green leg over bullet. So ang hatch, Cheryl Penny hatch ang ginamit mo, ang brood cock over bullet hens. Okay. Pero anong kwento sa'yo ni the congressman dati? Ano, saan galing yung ano nila? Parang sabi sa akin, parang native lang talaga. Pero tama, sabi nung anak, multiple winner yung pinanggalingan. Meron silang bulik na nakakross sa gray. Ang nakuha namin kasi bulik na straight comb na pula. Okay. So, nilagay ko sa yellow-legged hatch nga. Noong nauna yung nag-champion ko sa bakbakan, no? Oo. Nauna. Yung nag-champion ko sa bakbakan, ano yung crosses na yun? Ayun pa rin. Lagbas at saka yung sa Cheryl Penny. Lagbas at Cheryl Penny. Oo. Pero... wala pang 2 months after that, nag-champion ko sa World Slasher na, siyempre, kak naman yung labanan. Ano naman yung mga nalaban nun? Ang nalaban ko rin nun, mga bulik. Kaya lang, ano lang yun, tatlo lang yung nailaban ko. Swerte nga, 2 years old lang sila. Okay. Yung mga stags na winner na nag-molt, tapos nilaban ko sa... 2 years old lang? Oo, 2 years old lang. Nandun ako nung nung pa-champion ka na eh. Sabi ko, record to, kung nagkataon. First time mangyayari to. Ikaw yung una eh. Ikaw yung unang nakaganan eh. Pakbakan, tapos cold slasher. Ano naman, other than Cheryl Penny, saan naman nag-mimic yung bulik? Sa ngayon, yung sila-sila lang talaga. Sila-sila? Kasi last tag season. Cheryl Penny pa rin? Hindi, yung combination ng Cheryl Penny at saka ng bulik. Last tag season, 4 lang yung natalo ko. Okay. Ang nanalo ko mahigit 20 labang. Tinesting ko sa stag derby, tinesting ko sa hack fight, tinesting ko sa fastest win. So, iniikot-ikot mo na lang yun? Doon na lang. Mahirap nang magkamali ulit. Tama. Ayoko na. Maraming pa po tayong tatanungin dito kay Jenjen Arayata. Pagbabalik po ng Chicken Talk. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Ang taga ba?
May nagpakilala, kaibigan daw siya. Kaya't nagtiwala sa antibiotic niya. Ngunit ako'y nagulat, mata ko'y nandilat. Sa halip na makamura, ako pala'y tinataga. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang, at sa presyo, talagang panalo. Kaya't para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. Bexan XP. Bexan XP. Garantisado, pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga dugong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ako at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance Bexan XP. Gamit ng tunay na kampiyon! Swerte. Sa Scratch It, sa bawat scratch, maaaring manalo up to 200,000 pesos. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Balik po tayo dito sa ating interview with Mr. Jenjen Arriata. Jen, there was a time na talagang parang nag-umpisa sa 50,000, ginawa mo 100,000, ginawa mo 150,000 ang trayo, pero talagang tinudumog pa rin yung bulik. Ano? Mga gano'ng katagal yun? Ano nangyari? Nag-start yan noong 2006. Kaya ako itinaas talaga yung presyo para umayaw yung buyers para hindi nabilihin para kaunti lang yung kumuha. Siyempre, napili rin tayo kung sino yung kaya talagang mag-breed. Ayaw nating masira yung pangalan ng bulik. So, talagang minahalan ko. Okay. Pero binili pa rin? Merong ilan na naka-afford. Siguro, mga 20 breeders na naka-afford ng kumuha. Eh, ang nangyari naman noon, dito sa amin, alibasa na sa politika tayo, wala namang ginawa kung di hanapin yung bulik ko, hingiin ng mga tao dito. Wala na. Kumalat na yung linyada ko. Kasi pagpupunta mo ngayon, lalo na pag may sabong, makikita mo sa ulutan, maraming bulik eh. Eh, nung araw, pag nagsasabong ka, makakita ka isa, dalawang bulik sa ulutan. Wala na eh. Pero puro bulik na yung naglalaban ngayon dito. Halos marami. At maging sa mga derbies naman ngayon. Dami na. Dami ng at bulik. At si Bosatong, bulik din na pinaganuhan niya. So, nung napansin mo na medyo hindi na maganda, tinigil mo yung mga process, nag-maintain ka na itong ano. Mm-hmm. So, ngayon, ito ngayon ang binaproduce mo na lang. Iniikot-ikot mo yung talagang original na blend. So, ngayon ba nagbebenta ka na uli? Pero dumating yung point ngayon, kagaya ngayon. Kasi dinanas ko rin sa expo, nag-display tayo. May mga nagdi-display rin ng bulik na linyada ko. Ang sasabihin ng mga nagbebenta doon, ay doon kayo bumili, mahal. Dito, mura, pareho lang. Ganun pala ako. Sabi ko ngayon, tignan natin. Sinuwerte naman ako, nagbenta ako, nagkaroon ako ng booth doon sa SMX, tapos sa IGF. Sa World Trade. So, ibinaba ko yung presyo, marami naman bumili. Kaya, so yung sila ngayon ang hindi nabilihan. Okay. So itong breeding season na ngayon, katatapos lang, ilan ang na-produce mo? 5,000 plus chicks. 4 batches ako. 5,000 chicks? Oo. Kaya ilang inahin yung gamit mo dun? 300. Okay.
Nag-breed ako ng every 2 weeks kasi yung interval ko. So naka-produce ako ng ganun karami. Ganun karami. So ilan naman itatali? Sa ngayon, masyadong mainit. Medyo, tsaka yung NCD natin eh. Hmm. Yung isang batch ko, tingin ko may tama ng NCD. Okay. Sobrang taas yata ng challenge ng NCD kahit ilang beses ako nagbakuna ng para sa NCD, may tama pa rin. So, ang problema kasi sa NCD, yung mga backyard, yung mga native, actually native. Diba? So, pero total, tingin mo ilan maitatali mo? Minimum of 1,000. 1,000 naman. Pero marami na rin ako na ipamigay eh. Yung para sa akin. Hindi pala na ipamigay, hinihingay kaya binibigay ko. So, yan po, doon sa mga interesado na magkaroon ng Jenjen Aguilas Bulik, yan, mag-ready kayo at meron kayong maaasahan ngayon. Yun yung original na kombinasyon. Matanong naman kita tungkol sa United Cavite Breeders Association. Ikaw ang presidente, kumusta ngayon ang ukba? Ayos naman, yung attendance namin at saka yung number of entries. Umpisahan natin doon sa local. Nag-increase kami by 20%. Okay. Tapos sa Bakbakan, nag-increase kami by 15%. So, maganda na. Okay naman, tuloy-tuloy naman. Sabihin, dumadami na talaga nagkaroon ng bulik sa Cavite. Medyo. Yeah, ganyan naman daw talaga. Ano na, meron kasabungan. Kailangan mag-disperse ka ng mga blood ng mga manok para dumami ang may manok. Oh, ganun ang ginagawa ko dito eh. Pag may nangyay, sige, bigay. Kasi kalimitan naman, dito rin nila nilalaban. Okay. So, matanong ko naman si tatay mo. Kumusta naman si Commissioner? Ayos naman. Araw-araw nandito sa sabungan at siya yung nandun sa gitna. Nakaupo siya at panay pa rin ang sabong. 75 years old na? 75 years old na sa April 22. April din pala. Sa mga hindi po nakakaalam, yung pong tatay ni Jenjen, si dating Mayor Asli Arayata, ay naging ano rin, Commissioner ng Games and Amusements Board. So, pag may mga international derbies nun, nagpupunta siya. Hindi ko makalimutan sinabi ng tatay mo na tinanong ko siya tungkol doon sa World Slasher. Sabi niya, ako'y tumanda na kakasali sa World Slasher, hindi ako nag-champion. Kaya ako'y masaya, sabi niya, na anak ko nag-champion. Sabi nila, makasali ka lang, ibang proud ka na. Nung dumami na yung mga bulik, after mo papasikat yung bulik, parang ikaw yung nag-inspire na magkaroon ng mga bulik, na magparami ng bulik. Mm-hmm. Yung ba mga bulik na nakikita mo ngayon, pareho ng mga dati mong bulik o iba-iba na? Siyempre, yung mga nakakakuha sa akin, eksperimento rin yan eh. Okay. Kagaya nga na sinabi mo, trial and error. Oh. Pero maraming naging successful talaga. Mm-hmm. Meron doon sa Bataan, may magagaling daw. Marami talaga. At maging dito sa amin, sa mga backyard, yung nilalaban sa halfpipe. Talaga ayos. Kumusta naman ang sabong dito sa Cavite? Dito naman sa akin, hindi naman malakas. Hindi rin naman mahina. At least pagdating ng alas 2 hanggang alas 4:30, may nagagawa kami magtata. Ikaw lang ba lalaki na anak? Dalawa kami. Yung kapatid ko naman, walang hilig sa sabong. Walang hilig sa sabong. Ikaw talaga yung nagmana sa tatay mo. Oo. Dito sa La Galliera, anong araw sabong dito? Araw-araw naman. 7 days a week. Ayun. Pwede kang mag-imbita ng mga gusto mong sumubok dito. Pumunta na ho kayo dito at dumayo dito sa La Galliera de Tansa. Mas maganda hong dumayo dito ay tuwing araw ng Linggo. Okay. Marami ho tayong sultada. Okay. Kaya agahan nyo ang punta at mapapalaban kayo. Kaya lang tama na ho, kaunting-kaunting pusta para magtagal tayo sa sabong. Pero everyday meron? Everyday meron tayo. Everyday, nag-start ang ulutan ng 12:30, tapos nag-start ang fights ng 1:30. Anong plano mo ngayon? Sa tingin mo ba na recover mo na uli yung galing ng mga, yung dating galing ng mga bulik mo? Kailangan ba silang matakot na uli? O ano? Hindi naman. Sa ngayon, ang ginagamit ko at saka yung binread ko ay sila-sila na lang. Hmm. Kaya nagamit na testing ko na last year. Okay. Pero the best time
this season, pagdating ng malalaki na sila, mas magandang kumuha ngayon sa akin ng mga brood stags na bulik. Kasi sa tingin ko, eh, pwede nilang ilagay ito kahit saan. Okay. So, magkano, huwag lang sa mestizo. Kailangan matibay din naman yung paglalagyan nila. Oh. So magkano ngayon ang ano mo? Hindi na 150 ha? What's that? Everything is negotiable. Yeah. Ay, affordable. Affordable na rin. Okay. Affordable na okay. Rin. Word of advice. Base doon sa naging experience mo dyan sa bulik mo, anong masasabi mo doon sa may mga meron na silang winning line, eh, nag-iisip pa. Anong masasabi mo sa mga kanila? Sabi nga nila, why rock the boat? Kung successful ka na doon sa crosses na yun, huwag ka na munang, magstay ka na lang doon. Kasi tayo, pagka may magandang ganun, pasok dito, pasok doon. Okay. Eh, try to eliminate that. Kung alin niyang yung nananalo na crosses, doon na lang muna kayo. Kung mag-experiment kayo, isa, dalawang babae lang para kung magkamali man, madaling ano, madali at kaunti lang yung na-produce ninyo. Yeah. So, take it from the experience breeder. Kasi ito nga yung kwento na dumating siya sa hilt ng tagumpay na kahit na gano'n nakamahal ang presyo ng manok, eh talagang pumipila pa rin yung buyer. Pero minsan, sa kagustuhan mong mas mapaganda pa, mas ma-improve pa, sumusubo ko ng iba, nagpapasok ng ibang linyada, maging maingat po tayo dyan. Marami na rin ibang breeder narinig ko na nagkamali sa ganyan. Mabuti nga at na-maintain mo pa rin yung dati. Hindi mo masyad, talaga nagtabi ka ng original. With that, kami po nagpapasalamat dito sa kay Jenjen Arayata. Of course, binabati din namin ang kanyang tatay na si Commissioner Ashley Arayata. At nagpapasalamat kami po sa aming mga sponsors, ang Thunderbird, ang LDI, at ang Scratch It. Maraming salamat sa inyo, Mr. Roger Go, sa inyong pagtitiwala sa amin. At mabuhay po kayo, mga kasabong. Palagi niyo po kami samahan dito sa Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Maraming salamat po. May tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% tapeworms. Kaya siguradong patay ang mga pula. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala. Wala dito ang may pula. Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% of tapeworms. Texan XP. Texan XP. Garantisado, pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga dupong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ako at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance Texan XP, gamit ng tunay na kampiyon!